magandang araw sa inyo, guys. Yan. Mga nagtataka kayo kung anong ginagawa ko. Hindi po ako naglalaro ng tubig, guys. Yan po yung benches. Basta sumakay ka ng barko na ball carrier, hindi talaga mawala sa iyo yung paglilinis ng bilge. Pagkatapos mong maglinis ng bodega, dyan bababa yung tubig at isasaksyon na naman. Sa yan na time, guys, tapos na kami linis ano bodega at lilinis na ng bilges. Pinapatuyo na namin yung bilges, nililinis din maglinis ng bilges yung inspector. Sumisilip din dyan sa bilges kung malinis o hindi. Yung ginagawa ko dyan, tinutula ko yung tubig kasi yung compartment niya may harang, hindi siya makapasok dun sa bilge mouth suction. Kaya yan, ginagamitan ko ng dustpan para itulak yung tubig kaloob. Ganyan yung mga gustong sumampa ng ball carrier. Ganito talaga ang trabaho natin sa barko. Tingnan mo dito kung gano'ng laging naglilinis ng bilges. Pero palitan naman ng kami nito. Yung kabila, yung kasama kong OS, yung taga-video. Medyo delikado pa yung tubig sa bilges na yun, guys, dahil gumagamit kami ng rust remover. Hindi rin kami nagadala ng rubber gloves. Pero may ano naman kami, pagkatapos niyan nagbabanlaw yung kamay doon sa linis ng tubig para hindi kakapit masyado yung kimika. Tagal maubos yung tubig. Pagkatapos niyan, suction, lilinisan na namin yung ano, yung loob niya, patutuyuin. Halos hindi magkasya yung katawan ko, kaya pahirapan talaga maglinis na ng bilis. Buti nga lang to, medyo malinis na yung ano, kung may kargada pa kami mga kulang ako, hindi may tsura yung mukha namin para kaming sumasali sa ati-ati. Palipat na daw ba? Guys. Pero yan, malinis naman, kaya mabilis lang yung linisan namin at patuloy. What's up, guys? Welcome to my vlog. Dito naman kami ngayon sa bodega, naglilinis ng bilges. Ito, guys, yung kasama. Palitan kami. Tapos na ako doon sa kabila, doon. Siya naman dito. Ganito yung trabaho namin dito sa barko. Hello, partner. Yan, ganito kaliit lang yung kasikip yung lilinisan namin, no? Ito pala yung bilges, guys. Ito yung dito dumadalo yung tubig. Example, pag may kargada, yung kargada namin basa pareha tulad ng pitcock. Pag magbasa kasi yan, dito yan papasok para hindi mag-stack up yung tubig dito sa flooring. Kaya ginawa nito ng bilge tank para dito yung tubig magpundo. Sa kung mapuno naman to, ipapump out naman namin para hindi talaga apaw yung tubig. Diyan. Ganito lang kalaki yung bilge tank namin dito. May isang compartment doon. Actually, yung bilge tank namin ngayon, malinis to. Dustpan. Saan mo ba yung dustpan? Saan mo nilagay yung dustpan? Diyan yun kanila sa iyo. Pinaro na ata.
Andyan sa'yo yung respan ah. Meron pa ba? Di ba yung respan andyan sa'yo ah. Kanina. Diyan na pinara. Ayun na, kumabay ko. Okay guys. Wala na yung suction, yung bilge. Bumabalik kaya dakot na lang kami nito. Butas pa yung dustpan natin ah. Tole yung bilge namin hindi ito madumi dahil pangalawang linis na to. Nung una kasi tsaka yung kargada namin bakal. Kaya walang dumi. Pero kung may kargada pa kami nitong mga greens, punong-puno to dito. May bumalik konti lang. Oh, tapos na? Okay na? Di, gini. Tanggal ka dito. Ano yan? Linis na. Taraan! Ibalik na naman natin yung takip. Ayos talaga. Yan guys. Binabalot na namin yung takip ng bilge. Yan yung tinatawag na burlap. Yan. Ganyan magbalot ng burlap sa takip ng bilge guys. O kayo mga baguhan, kung gusto nyo sumampa ng bulk na barko ganito, hindi mawawala talaga yan. Kailangan yung takip ng bilges gugulutin ng burlap para hindi dito po, para masalang yung kargada, tubig lang yung mapasok dun sa ibaba. Yan, hindi pa yan tatakip no? Pagkatapos ng surveyor mag-check ng budiga guys, itatakip na yan dyan. Yan. So oh, yan yung bodega namin, malinis na malinis. Yan guys. At hito ako guys.